quicker than your opponent. Yo, what's up mga buddy? Magandang araw po. May bago po tayong pag-uusapan tungkol ito sa championship na nakamit ng ating kababayan na si Dave Apolinario. Ang Filipino prospect na si Dave Apolinario ay gumawa ng makabuluhang hakbang patungo sa championship contention sa pamagitan ng first round knockout na panalo laban sa dating title challenger na si Gideon Butilisi noong Biyernes sa International Convention Center sa East London, South Africa. For channel support mga buddy, i-hit ang like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Ipinakita ng ating kababayan na handa na siya para sa napakalaking hakbang na kompetensya. Ibinagsak ang kanyang kalaban sa pamagitan ng isang wide clean up right hook. Si Butilisi ay may record na 23 wins at 6 losses na ngayon. Si Butilisi na 13 taong mas matanda sa 23 anyos na si Apolinario ay lumitaw upang kunin ang bilang sa 4, ngunit naratiling nakaluhod hanggang sa umabot sa 10 ang bilang. Si Dave Apolinario ng Sarangani Province sa Southern Philippines ay nakipaglaban ng buong puso na inaalay ang laban sa kanyang ina na namatay 3 buwan na ang nakakaraan. Sa panalo, inangkin ni Apolinario ang minor de edad na IBO flyweight title, kilala bilang si Doberman. Si Apolinario ay itinaguyod ng Sunman Promotion na pinamumunuan ni Jim Claudy Mananagil at siya ay sinanay ni Romerix Dalot sa labas ng Sunman Gym sa General Santo City. At pahayag ni Mananagil during sa kanyang laban, alam namin na KO siya. It was just a matter of time, sabi ni Mananagil. Magdiriwang tayo at magtrabaho sa mas malaking bagay sa susunod. May isang clip akong ipakita sa inyo na slow-mo sa knockdown ni Butilisi. Disclaimer lamang, hindi po ako ang may-ari ng video at credits to the rightful owner. So yan lamang po ang handog kong balita sa inyo at sana magustuhan nyo. At congratulations din sa ating bagong kampyon na si Dave Doberman Apolinario.